paradigma ng kanilang mga lokal na pagkain. Mga sikat at makasaysayang pagkain ng mga Ilonggo ang Travelform food natin today! Ngayon kaya naman, huwag na natin patagalin to! Let's go! Naguriang City of Love, Food Haven at Heart of the Philippines. At talaga namang hindi matatawaran ang galing ng mga Ilonggo pagdating sa kusina. Kaya naman tinawid natin ang dagat para tikman ang mga ipinagmamalaking lokal na pagkain dito sa Iloilo City. Umpisaan natin ang food travel experience dito sa La Paz Public Market kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamasarap at talaga namang dinarayong bowl of original La Paz Bok Choy. At syempre, pagdating sa usapang original, dito tayo sa father of all Bok Choy 1938 na si Montego Gilyarga. Dito mismo yan sa La Paz, Iloilo. Tara! Maganda na mga kabs! Kaunta mga kabs! At finally, ito na, matitigman na natin for the first time ang original La Paz Bok Choy na Iloilo. Ta. Ang La Paz Bok Choy is originally nagawa talaga ng mga Ilonggo. Ayan, sikat-sikat sa Pilipinas, pinagmamalaki ng mga Pilipino. At ngayon, nandito tayo sa Degos original La Paz Bok Choy. Sila yung isa sa pinaka-original na naka-inventor gumawa ng La Paz Bok Choy. At located yan dito sa La Paz Market. Dito talaga tayo dumiretso din. Sabi nila, dito nag-umpisa ang pinaka-una, yung pinanganak. Since 1938 pa sila. Since 1938, ganun katagal. Ang dami ko nakita, ano din ang mga features ng mga sikat na mga journalist. Tignan muna natin. Meron siya picharon, katay. Isaw ng baboy. At yung gamit natin dito mga kabs na noodles is yung Mickey. Kasi yun daw yung parang pinaka-traditional talaga. Pero pwede mo namang palitan. Either miswa, bihon, sotanghon. Pasubo na tayo. Sarap ng sabaw. Sarap ng bro. Malasa, tamang alat, may tamang... Alam mo, pinagkuluan to eh. Oo, matagal pinakuluan to mga kabs. Pinagkuluan siya, yung mismo sabaw. Ito, feeling ko ito yung pinagkuluan nila ng kung ano man yung mga laman. Malalasahan ko din naman talaga eh. Yung broth niya, ayun mga kabs, kumpleto yan. Meron pa nga yan mga baga, ayan. Pagka gusto mo siyang pagsama-samahin, subo mo. Samahan mo lang ang konting noodles dito. Napakalasa, napakamalinam niyang. Oh, pwede rin timplahan ko ng paminta. So, so far, paminta muna. Ang ganda nung naisip nila kapsis, nalagyan ng chicharon. Bukod dun sa mga laman loob. Bumabagay kasi. Oo, bumabagay. Yung texture, yung tamang alam. Alam mo, yung alat ng chicharon. Andun dito sa baw. Parang sumabog na lang dito doon. First time namin dito makakain sa soo. Parang sarap. Kasi first time, buhay ko nakatigim ng La Paz Bok Choy. Kahit doon sa amin, gusto lang ng La Paz Bok Choy doon. Basta sa atin, mga mami. Mga ganun yung mga... Yes, mami. At bakit ba Bok Choy ang tawag dito? Nagsimula daw yung sa word ng Chinese word, di ko nang alam yung banggitin yung kapsis eh. Parang ibig sabihin is pieces of meat, maliliit na hiwa ng mga karne. Kaya ganun yung hiwa ng mga laman loob nila talaga dito. Best partner daw ito with puto. Ta, ano ba tawag sa puto ito? Sabi nila kapsis, ito daw yung tinatawag nilang puto kakanin. Buksan natin. Kamarga ito ng Bok Choy. Uy, siya ate, ang bilhin na lang. Ate, ang isa sabaw pa. Sabaw? Pwede ka mag-refill ng sabaw. Itong partner mga kaps na ginagamit natin po ito ngayon, pwede din tinapay kaps. Yes, nakita ko sa menu nila eh. May bread. Pinakasaling mo itong lokal nilang puto. Ano pang ano dito? Ayun ang pampalasa. Ito lang, saka fried garlic. Timpla na. Tama. Kinain natin kanina. Yung typical na galing kusina, eh, lagyan natin ito. Kapag napasyal kayo dito sa Degos Original La Paz Bok Choy Restaurant, meron kaming kinain dito. Ito yung tawag natin ay extra. Pero meron din naman, normally, yung special. Depende lang kasi ito sa amount ng laman or sahog na ilalagay dito sa inyong Bok Choy. Ngayon, ang kinuha natin is yung pinakamaraming sahog na version. Degos
Original na Pas Bachoy, dito yan sa Lapas Market. Pagka makapagawin na yung Ilonggo, kaya niyang pumunta dito mga kapatid. Napakasarap na abs. Pride of mga Ilonggo at ang Lapas Market. Sarap. Makukubos ko na ito. Mga kapatid, hindi naman travel for food. Kung gusto lang pupunta na ito. At hindi lang naman ito ang meron dito sa Ilonggo. Lumpat pa tayo. Panilang po tayo, susubukan din natin. Tapusin lang natin ito. Let's go! Tara! At mula sa Lapas Public Market, tawid naman tayo ng Mandurriao, Iloilo dito sa 8th Red District Park kung saan matatagpuan ang sikat at tinarayong pansit molo na gawa ni Cap Isin. Isa na namang classic Ilonggo special ang pagsasaluan natin. Tara! Meron tayo dito pansit molo. Isa sa paborito ng mga Ilonggo. Isa sa pinakasikat na sabaw ng mga Ilonggo. Dito yan kay Cap Isin's pansit molo. Isa sa mga famous dito. Wala natin na ganito. Wala natin na ganito. Cheers! Kasamang flakes ng manok. Oo. At kung ano-ano pa, halos ganun yung lasa niya. Kasang nasa mo yung chicken broth. Ang sarap, ang thick din nung sabaw niya, puting-puti. Bagay na bagay sa masarap na molo. Sobrang lambot ka, bisis, ng mga flakes ng manok. Kasi tinan mo, halos nagkawatak-watak na siya kapag hinalo mo. Tapos meron din siyang shrimp po. Pinababarot ko ng somay, di ba? Yun, gano'n. Dito noodles. Tama, Kapsis. Kaya nga minsan mga Kapsis, sabi nila, yung mga tourist daw, o kaya yung mga foreigner, mas pinatawag nila itong one-ton soup. Kasi parang naka-one-ton wrapper. Make sense. May pork na sa loob, Kapsis. Pork ba yun? Tama. Parang traditional na steam. Here's natin, rule number two. Ang palakas! At bukod dito sa pansit molo, meron din tayo ditong empanada, which is a specialty din ng Cap Isin. Biyakin natin sa gitna tayo. Para mapahita natin palaman. Meron siyang giniling na may parang patatas. Ano niya, feelings niya eh. Asa niyo. Lutong naman. Ang sus niyang pagkakagawa ng wapo. Ang sarap ng empanada ni Cap Isin. Ang sarap ng feeling niya. Ang sarap ng feeling niya. Sarap ng patatas sa niyo. Pinapakalo nila dito sa broth. Paglagay ka lang ng molo. Tama. Pag-order mo buhos ng tingnan nyo. Broth. Oh, okay na. Yun yun. Serve. Halos mo nalasahan mo kung i-explain ko dahil siyempre nanonood mga viewers natin sa mga cups natin. Hindi nyo naman nalasahan ngayon yung nalasahan natin. Pero i-explain natin. Kapag inigop nyo po yung sabaw, malalasahan mo sabaw ng manok talaga. Tapos yung texture nito, para kayong kumain ng steam na solay. Pag kinagat mo naman yung sa molo sa loob, yung sa loob ng molo, pork naman siya, Kapsis. Sama yung pork, pinagsama yung chicken. Pagkakainin mo siya, walang stolpo, walang kahit anong buto, wala kang hihimayin sa bibig mo, kain lahat ito. Basta sinungin mo. Napakalambot. Napakalambot ng meat. So optional kung gusto niyo lagyan ng konting spice. Specialty din nila dito itong lumpia. Baka malasan ito sa lumpit mo natin. Ito nga pala, yung Bachoy kanina, masarap daw ang Bachoy kapag sa Lapas Market mo kinain. Kasi Lapas Bachoy. Ito naman, pansit molo, masarap to kapag nandito kami sa molo. Sa molo district. Yan. Dito lang yan, sa Iloilo, mga abs. Sikat na sikat sila sa paggawa ng mga sabaw na ganito, mga ganito pagkain. Panalo. Cap Isin's pansit molo, kapag naligaw kayo dito sa Iloilo, the best. Solid, most recommended. Hindi kompleto ang experience dito sa Iloilo mga Cubs kung hindi yung titikman yung mga sikat at kung saan sinaklala na mga pagkain tulad ng mga kinain namin. Dahil lang dito kayo, dalawa kayo dito sa Iloilo, kainin nyo lahat at yung mga kinain namin. Ang galing! Gusto pang tikman yung ibang pagkain ng mga Ilonggo. Mamasyal pa tayo, punta pa tayo sa iba, tikman natin ang mga pagkain Ilonggo. Tara! Tara! At sa ating last stop mga Cubs, dito tayo sa Roberto's Siobao. Queen Siobao yan. Napakalalaki ng mga Siobao mga Cubs. Ang dami Northern Tatag. Ayan. Grabe naman pala. Higantin mo talaga mga Cubs. Ito siya kalaki. Ito ang palad mo. Ito yung Siobao. Lampas pa eh. Ang laki. Grabe to. Ang dami naman sa loob. Bacon, sausage, Chinese, pork adobo with egg. Ito yung egg niya mga Cubs. Overload Siobao to. Bawat kagat mo, lasap mo lahat ng ulam sa bahay. Isa yun sa sikat dito sa Iloilo to mga Cubs. Roberto's Siobao. Siobao.
Located dito, JM Basa Street. Dito sa Iloilo City. At nirecommend sa atin to, big shout out kay Boss Will Labroda sa nagturo nito ng Roberto Chopaw. Solid mga kaps, ang laki, ang hirap ubusin. Ibabalot ko lang to. May mga pabalot pa ako dito. Oh. May mga pasalubong na ang mga uuwihan natin mamaya mga kaps. Roberto's Queen Chopaw. Solid, subukan nyo rin. JM Basa Street. Bago kami magpaalam, gusto namin mag-thank you sa lahat ng umahabot hanggang dulo. Gusto rin namin mag-thank you dahil umabot hanggang dulo si Mayor TV! Salamat natin sa Iloilo. Mayor TV. Salamat Mayor TV sa paglama sa amin dito sa Iloilo. Ayaw mo kagatin, Mayor? Para matikman nyo, okay? Ang mga makasasayang pagkain na pinagmamalaki ng mga Ilonggo at siyempre nating mga Pilipino. Yun, at sana nag-enjoy kayo dito sa travel namin sa Iloilo. Nag-enjoy kayo sa episode na good vibes, na busog, or na gutom. Kahit ano pa yan, kumain tayo sabay-sabay para maging masaya. Hanggang sa mga namin travel. Muli po kami at Tigas TV 2.0 kasama namin si Mayor TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag nung akadong muna sa daming ang dadaan. Kumanyan! Pasakay kami ngayon sa Roro. Ayun oh, tulog na. Sasakay itong sasakyan kasama si Mayor sa barko Roro. At alit tayo ng Iloilo. Sa ang pinaka-tour guide. Nakakati natin ng inbound sa dito. Mayor, kaya tayo. Mamaya, may pag-ausapan natin. Bibigyan niyo ako eh. Sobrang harap pa. Dong lang mga kaps, dahil marami yung order. On the way na ayun. So, Iloilo. Oy, siya nga pala, bonus clip na rin to. Meron tayong gusto pagdiin ng happy, happy birthday. Tito Belmar Adan, happy birthday! Maligaya para mo! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy happy birthday po! More birthday sa lukam po! Enjoy your day! Happy birthday to Adan! Tohanin natin ang damdamin na pinapakita. Sana'y huwag magmahal.